ang tampok na mga kwento sa episode na ito ay orihinal na ibinahagi sa Subscribers Hilakbot Stories segment. Oras na naman, ma'am. Hilakbot. Itago nyo na lang po ko sa pangalang Sweet. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay tunay na karanasan ng kapatid kong lalaki. Dalawa lang po kaming magkapatid. Nung time na nangyari po ang kwentong ito, ay nasa first year college po kami pareho ng kapatid ko. Dahil medyo may kalayuan ang bahay namin sa bayan kung saan nakatayo ang university na aming pinapasukan, ay pinag-board na kami sa bayan. Napili namin ang lumang bahay na nirekomenda ng aming kapitbahay at siya rin mismo kasi ang may-ari ng bahay na yon. Iniwan daw nila ang bahay dahil lumipat na sila sa lugar namin pagkatapos mamatay ang papa nilang pulis, kung kaya't pinaupahan na lamang daw ito upang hindi masayang ang espasyo at mabulok ang bahay. Malaki ang bahay na yon. Gawa pa sa matitibay na klase ng kahoy at halatang high quality rin yung mga materyales na ginamit. May dalawang palapag ang bahay. Dalawang malalaking silid na gawa sa makakapal na tabla ang mga kwarto sa taas. Katapat lang ng mga kwarto sa taas ang dalawang kwarto rin sa baba. Ang mga kwarto sa baba naman ay may tatlong baitang na hagdan pababa. Sinadyang hukayin talaga ang lupa para magawa ang mga kwarto. Kung bubuksan na bintana sa kwarto sa first floor, ay kapantay ng bewang ko ang lalim ng hukay. Sementado ang baba at malaki rin ang kusina na may tatlong banyo. Marami naman kami sa bahay na yon. Kung tutuusin ay kakasya ang apat na tao kada silid. Kami naman ang kapatid ko ay magkasama sa pinakaunang silid sa second floor. Kada Biyernes ay umuuwi halos lahat at kadalasang walang tao sa boarding house. Nung time na yon ay sadyang magpapaiwan ang aking kapatid dahil marami daw siyang projects na gagawin. Pumayag naman ako dahil alam ko namang malapit na ang finals noon. Siya lang ang mag-isa sa bahay na yon. Gawa lang daw siya ng gawa ng projects niya at hindi na nga daw niya namalaya ng oras. Around 11:30 PM nang mapagpasyahan niyang magpahinga. Nung aktong nakahiga na daw siya at nanonood ng video sa YouTube para hulihin ang antok niya, ay hindi na siya nag-abala pang mag-headset. Mahilig siyang maglagay ng maraming unan sa kanyang higaan. Isa sa kaliwa, sa kanan at sa paanan, ganun din siyempre sa kanyang ulunan. Maya-maya pa ay may narinig siyang kalabog sa bubong ng bahay. Dito ay otomatikong natahimik siya sapagkat malinaw niyang nadinig ang bagay na yon. Matapos ang ilang segundo ay binaliwala lamang niya ang nadinig at ipinagpatuloy nga niya ang panonood. Sa kanyang isipan ay baka pusa nga lang daw yon. Maya-maya pa, muli siyang nakarinig ng tunog pero sa pagkakataong ito ay mga yabag na ng paa na parang naglalakad sa labas mismo ng kwarto namin. Inisip nga niya na baka nakapasok na yung pusa na kanina'y nadinig niya sa taas ng bubong kung kaya't binaliwala niya pa rin. Totoo naman kasi na madalas kaming pasukin ang mga pusa doon lalo na tuwing gabi. Nakampante siya nang manahimik ang tunog at wala nang sumunod na mga yabag siyang napapakinggan. Hanggang sa ito nga't inantok na siya ng tuluyan. Bibitawan na sana niya ang phone nang maramdaman niyang parang lumubog ang unan na kanyang inilagay sa bandang kaliwa niya kung kaya't nagulat siya. Tinapunan daw niya ng tingin ang unan at ang lalim daw nito. Malapad din ang pagkakalubog kaya halata mong mabigat at malaki ang kung sino mang nakatapak doon. Nag-angat siya ng tingin
Pero laking gulat daw niya nang wala siyang makita. Nakabukas naman ang ilaw sa sala at sakop na ang liwanag noon ng kwarto namin. Lalo pa siyang nangilabot. Nang ibalik niya ang kanyang tingin sa unan at nandun pa rin ang nakalubog na bahagi. Sa katunayan pa nga'y gumagalaw pa daw ito na animoy marahang humahakbang papalapit sa kanya. Sa pagkakataong iyon ay natatakot na siya. Babangon na sana siya nang biglang may kung anong mabigat na bagay ang dumagan sa kanyang tiyan at para nga daw siyang inuupuan nito. Dahilan upang mapahiga siya ulit. Para na nga siyang masisiraan ng bait at takot na takot siya ng gabing yun. Sisigaw pa nga sana siya nang may parang mga kamay na tumakip sa bibig niya. Hindi na rin siya makahinga dahil sa nakadagan sa kanyang tiyan at wala na siyang nagawa kundi ang umiyak. Hindi siya makalaban dahil mistulang iginapos daw siya. Napaiyak na lamang siya at napapikit. Nabitawan na rin daw niya ang phone niya. Nagsimula na siyang magdasal sa kanyang isipan na sana ay mailigtas man lang siya. Nawawala na nga daw siya ng pag-asa nang biglang nawala lahat ng bigat na nakasaklob sa kanyang katawan. Hingal na hingal siya pagkabalikwas niya at narinig niya ulit ang mga yabag pero pababa na ng hagdan at papalayo na. Sa takot, nagpasama na lang daw siya sa kaklaseng nasa kabilang boarding house at talagang inistorbo daw niya ang tulog nito para lang may makasama siya. Nang makauwi siya sa amin ay ikwinento niya sa akin lahat ito. Subalit hindi ako ganun kadaling naniwala. Sinabihan ko pa nga siya na baka panaginip lamang niya iyon pero hindi na ako nakipagdebate pa nang kanyang muling ipinaglaban na totoong nangyari iyon. Nangyari po ito sa bahay ng pinsan namin. Hindi ako ang nakakakita o nakakaramdam ng multo at ayaw kong hilingin yun. Pero kung pagbabasehan ang kababalaghang naranasan ng sarili kong pamilya at kung ako rin ang papipiliin, ay ayaw kong tumira sa bahay namin. Isang duplex house ang bahay namin. Sa kabilang bahay ay mga pinsan ko ang nakatira na nakakaramdam din ng kakaiba. Madalas ang kuya ko ang nakakakita, nakakarinig at nakakaramdam na makasama namin sa bahay. November 1 yun. Nakalimutan ko na ang year kung kailan eksaktong naganap ito pero sa pagkakatanda ko ay nag-decide si mama namin na doon na daw kami matulog lahat sa ibabang bahay sapagkat matatakutin si mama. Ang kwento ng kuya ko habang nakahiga kami ay may nakita daw siyang isang babae at nakaputi ito na lumabas ng CR at dumire-diretso sa kusina namin. Hindi naman na ganun kabata ang kuya ko kaya alam niya na multo ang nakita niya. Hindi niya kami ginising ng oras na iyon at binalak pa niyang barilin ng pellet gun ang white lady sa sobrang takot niya kasi pakiramdam niya ay masasaktan niya ito. Pero nabigo siya. Hindi lang iyon ang karanasan ng kuya ko sa mga ganitong pangyayari sapagkat nang minsan na umuwi kami ng probinsya upang dumalaw sa burol ng lolo ko na namatay noong 2005 ay nakaranas na naman siya ng kakaiba. Habang natutulog na kaming lahat, nalingat ang kuya ko na parang may naramdaman. Pagdilat ng kanyang mga mata, nakita daw niya si Lolo na nakatayo at nakatingin sa amin habang kami ay natutulog. Titig na titig ang kuya ko sa Lolo ko ng oras na iyon at sinabi pa niya na ang nakita niyang suot ng Lolo ko sa kanyang pagpaparamdam ay yung mismong suot niya habang siya'y nakahimlay sa ataol. Sa sobrang takot ng kuya ko ay kinurot-kurot niya ang pinsan ko na katabi lamang niya pero ayaw magising kaya pumikit na lamang din siya ulit
at pinilit na matulog. Sa bahay naman namin sa QC, hindi ko lang maalala kung madaling araw na ba yun o gabi pa rin, pero nasa ibaba pa rin kami ng bahay at nanonood ng UFC dahil mahilig siya doon. Habang nanonood daw siya, ay nakarinig siya ng yabag sa kanyang likuran. To think na siya lang ang mag-isa na nanonood ng oras na yon. Habang may naglalakad daw sa kanyang likuran, ay halos hindi nga siya makahinga, lalo nang maramdaman niyang palapit ng palapit ang mga yabag sa kanyang likod. Kung kaya't sa kanyang takot, ay isinara na lamang daw niya ang TV at tumingin sa likuran pero wala siyang nakita. Ang nakita lamang daw niya ay mga tsinelas na ayos naman ng mga pares at magkakatabi. Naisip ni Kuya na bago siya manood ay tinapon lang niya ang mga tsinelas na iyon sa likod ng pinto. Kaya paanong umayos ng ganun? Doon namin naalala yung lola namin na pumanaw sapagkat mahilig siyang mag-ayos ng mga nakakalat na tsinelas sapagkat ayaw niya ng ganun. Isa pang kwento na hindi malilimutan ni Kuya at malamang ang pinaka nakakatakot sa kanyang karanasan. Gabi ulit noon nang nanonood siya ng UFC. Habang nasa ganoong posisyon, nakarinig daw siya ng ubo. Mahihinang ubo lamang daw ito at nanggagaling sa labas ng bahay. Nakasarado naman na ang pinto at ang bintana kaya nagtataka siya. Hanggang sa tuluyan nang nawala sa focus sa panonood si Kuya sapagkat mas binigyan niya ng atensyon yung naririnig niyang ubo. Para daw kasing palakas ng palakas ito na ibig sabihin ay papalapit ng papalapit sa pwesto niya. Hanggang sa halos nasa tabi na ng tenga niya mismo yung naririnig niyang pag-uubo. Sa sobrang hilakbot niya ay tumakbo na siya sa taas at kinalampag ng malakas ang pintuan para makapasok siya. Isa pang istorya sa bahay namin na yon. Sa isang kwarto natutulog ako, kuya ko at ang asawa niya. Sa kabila naman yung isa kong kuya. Halos isang linggong walang tao sa kabilang kwarto dahil nasa ospital ang isa kong kuya para bantayan ang anak niya. Naiwan lang sa bahay si kuyang lagayin at ang asawa niya kasama ang baby nila. Parehas na matatakutin ang dalawa kaya hindi sila nagsasara ng ilaw lalo kapag matutulog. Bigla na lamang may narinig ang asawa ng kuya ko sa kabilang kwarto na parang nagwawala. Yung parang nagdadabog. Maingay kasi doon kahit alam nila na wala namang tao sa kabilang kwarto. Kinabukasan ikwento niya ito sa kuya ko at nagulat siya nang sabihin ito sa kanya. Narinig mo din pala yun? Akala ko ako na yung nakakarinig. Tapos biglang dumating ang pinsan ko at sinabing, "Uy, sino ba yung tao sa kabilang kwarto? Bakit parang ang ingay-ingay doon?" Narinig din pala nila yung ingay sa kabilang bahay dahil kahoy lang yung dibisyon ng aming bahay. Sa katunayan po ay hindi lang ito ang mga kababalaghan na nangyayari sa bahay namin. May mga pinsan akong nakikitulog sa bahay pero hindi na umulit. At iyon ang nakapagtataka. Tatlong beses na nga din naming ipinabless ang bahay sa pagbabakasakaling maitaboy namin o mawala yung mga hindi namin nakikitang kasama. Pero tila hindi tumatalab sapagkat hanggang ngayon ay nararamdaman namin sila. Oo, hindi naman sila nananakit. Naririnig at nararamdaman lamang namin sila. Pero siguro sa mga susunod na panahon ay masasanay na lamang kami sa kanilang ginagawa. Basta ang importante ay huwag silang mananakit. Marahil sila nga yung mga tinatawag na bantay sa aming bahay. Hilakbot.
5 taon na akong teller at first time kong malipat ng branch dahil naging reliever ako ng mga nganak na kasamahan ko ring teller. Mabilis naman akong umoo dahil gusto ko rin naman ng bagong environment. Simula nang malipat ako ng branch ng pinagtatrabahuhan kong bangko, naisipan ko na ring lumipat ng boarding house na may kalapitan sa aking workplace. Sa kaswertihan ko, nakahanap ako agad ng malilipatan na walking distance lang at halos isang kanto nga lang ang layo sa aking destino. Hindi ka mapapawisan kahit nakadoble ka ng makakapal na asul na blazer na siyang company uniform namin. Nagawa ko ang paghahanap ng malilipatan ng kalahating araw lamang dulot ng pag-iikot-ikot sa area malapit sa Malta Street sa Dagupan. Malapit rin kasi ito sa palengke, mall, maging bar at restaurant kaya tiyak na hindi ako maboboring. Sa unang 4 na buwan kong inilagi sa boarding house na yun, masasabi kong everything was normal. As in, masasabi kong perfect at talagang hindi sayang ang binabayad ko kada buwan dahil bukod sa maganda na ang ambience, ay libre pa ang supply ng maiinom na tubig, pati gasol, lalo ng wifi. Subalit hindi kasama sa perfect stay ko ang isang gabing naiwan ako ng mag-isa sa boarding house. Ginusto ko rin naman talaga iyon. Sinadya ko rin talaga magpaiwan sa girls night out nila ng gabing iyon ng mga kasamahan ko sa kabilang kwarto dahil una, pagod ako. Ikalawa, hindi ako party girl na tulad nila. Mas gugustuhin ko pang ang itulog ang ipupuyat ko sa girls night out na yon. O kung hindi man, manunood na lang ako ng video sa YouTube. Kasagsaga ng panonood ko nang biglang may nadinig akong parang iyak ng babae. At hindi lang ito parang ordinaryong iyak lang na minsan, kundi maraming beses at nakapagtataka na umaalingaw-ngaw pa ito. Nung una ay mahina at hanggang sa nararamdaman kong palakas ng palakas. Yung tinig na iyon ay parang nanggagaling sa labas ng aming boarding house. As usual, inignore ko lamang ang ingay na iyon kung kaya't sinaksak ko ang earbuds ko sa aking cellphone kaya nilakasan ko na rin ang volume ng aking pinanonood. Iniisip ko na lang na baka may nag-aaway sa kabilang boarding house o kung ano paman. Wala pang ilang segundo ay muli kong nadinig ang parehong tinig. Parehong pareho sa una kong nadinig. Sa pagkakataong iyon ay masusukat kong nasa malapit lamang siya ng aking kwarto. Hindi na nanggagaling sa labas. Agad ay pinindot ko ang mute button ng YouTube player at pinakiramdaman ko yung tinig. Sa katunayan ay nagmamasid ako kahit nakapasak pa sa aking tenga ang earbuds ko. Pinakikinggan ko hanggang sa parang nararamdaman kong unti-unting lumalapit ang tinig sa akin. Nagsimula na tuloy akong kabahan pero dahil hindi naman talaga ako naniniwala sa mga supernatural kung kaya nilakasan ko ang aking loob. Dahan-dahan kong tinanggal ang earbuds sa dalawa kong tenga. Nagtungo pa nga ako sa pinto at marahan ko ring binuksan iyon. Lumabas ako ng kwarto at sumilip sa baba sa pag-aakalang may tao na doon. Ipinagpapalagay ko na rin nga noon na yung mga boardmates ko na galing sa kanilang night out ay nandoon na sa baba at baka nantitrip lamang dahil sa kalasingan. Pero wala namang ilaw sa baba. Ang tanging nakakapasok lamang na liwanag ay nanggagaling sa poste ng kuryente na nakatapat sa jalousie. Bahagya akong tumalikod pabalik sa aking kwarto. Bigla ako napatigil nang muli kong madinig ang iyak ng babae na iyon at sa puntong ito ay papalapit ng papalapit ang aking kanang tenga. Nanlalaki na ang aking mga mata ng sandaling iyon. Kumabog na rin lalo ang aking dibdib. Napahawak pa nga ako sa doorknob ng mahigpit. Di ako bumabaling sa kaliwa man o sa kanan sapagkat damang-dama ko na malapit na siya.
Dito ay nagsimula na akong tindigan ng balahibo. Napapikit ako habang nangangatog ang aking mga tuhod at wala pang ilang segundo ay otomatikong tumigil ang iyak ng babae. Iminulat ko agad ang aking mga mata at nilingon-lingon ko nang sobrang bagal ang aking buong paligid. Masisigurado kong nag-iisa nga lang talaga ako ng gabing iyon. Pilit kong pinakiramdaman kung saan galing ang iyak habang papahigpit ng papahigpit ang hawak ko sa doorknob. Huminga ako ng malalim, saka unti-unti kong binuksan ng paloob ang pinto at biglang may babaeng nakapadyama na kulay puti at nakakulay pulang t-shirt ang bumitin sa aking harapan. Sakto sa aking mukha ang kanyang mga paa at kitang-kita ko na nakabigti siya. Nagsisisigaw ako para makahingi ng tulong. Hindi ko rin maipaliwanag kung paano ako nakatalo ng 8 malalaking baitang na hagdan sa boarding house at saka lumabas ng bahay. Hapong-hapo ako matapos yun. Ang pakiramdam ko ng mga sandaling yun ay tila nabuhusan ng mainit na tubig. Yung pakiramdam na nakatayo kahit ang maliliit mong balahibo sa likod hanggang sa batok. Nakatitig ako sa bintana ng bahay hanggang sa tinapik na lamang ako ng isa kong boardmate. Napayakap pa nga ako sa kanya at tinawanan lamang ako ng iba habang bumababa sa tricycle. Tinanong nila ako kung anong nangyari at sinabi ko sa kanila agad ang nakita ko. Itinuro ko pa nga sa kanila ang bintana sa pagbabakasakaling makita rin nila ang babaeng nakabigti at para patunayan sa kanila na hindi ako gumagawa ng kwento. Niyaya nila ako papasok ng bahay pero misto lang nakapako ang aking mga paa sa kalsada. Ilang minuto pa bago nila ako tuluyang nakumbinsi na pumasok na at pinatulog muna nila ako sa kwarto nila. Hindi rin naman ako nakatulog kahit na silang lahat ang aking katabi. Kahit wala naman talaga pero ramdam ko yung pagre-replay ng tinig ng iyak na iyon sa aking tenga. Para bang half asleep, half awake ako ng mga oras na iyon sapagkat hindi ko talaga kaya. Nagdesisyon na ako na maghanap ng malilipatan kinabukasan nun. Ilang beses rin akong hinikayat ng aking boardmates na huwag nang gawin iyon dahil baka tinakot ko lang daw ang sarili ko pero nararamdaman kong hindi ako magiging payapa sa loob ng boarding house na yon. Ayaw ko rin kasi ng ganito. Simula noon, napilitan akong maniwala na totoo ang mga multo. Na nandito lang sila. Na baka may gawin din silang hindi maganda. Napagkasunduan namin ang aking katrabaho na doon na muna ako sa kanila. Basta ang gusto ko lang talaga ay makaalis na rin sa boarding house na yon agad-agad. Kung ano man ang pahiwatig ng babaeng nakabigti sa akin ay ayaw kong alamin. Basta ayoko. Kinaumagahan, habang hinahakot ko ang aking mga gamit sa likod ng inarkila kong tricycle, ay may isang kapitbahay na lumapit sa akin. Natanong ako ng kapitbahay na iyon. Parang nasa mid-40s siya. At tinatanong kung bakit aalis na ako. Naging vocal naman ako at inamin ko ang minsang pagpaparamdam ng isang supernatural sa akin. Nung una ay ngumiti lang yung ali. Pagdakay sinabi niyang may namatay nga sa boarding house namin na yon. Nag-suicide daw ito. 3 taon na ang nakakaraan. Anak daw iyon ng aming landlady. Nang hilakpot na lamang ako sa aking nalaman. Pero mas nakakasindak ang huli niyang sinabi. Akala daw niya kasi noong una ay dalawa kami sa kwarto sapagkat madalas daw niyang makita mula sa bintana na may kasama ako. Pero sinabi kong simula nang makalipat ako sa boarding house na iyon
ay ako lang ang mag-isa sa kwartong yun. Nagustuhan mo ba ang kwentong katatakutan na ito? Give us a thumbs up, comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media. Suportahan rin ang aming writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang mga social media accounts. Makikita ang link sa description section ng episode na ito. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell upang wala kang ma-miss na bagong episode at segments. Suportahan rin ang ating side channel, Sindak Short Stories, for more one-shot Tagalog horrors. Hanggang sa susunod nating takutan, maraming salamat mga solid HTV positive.